Suportado rin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si House Majority Leader Martin Romualdez bilang susunod na pinuno ng Kamara. Una na rin siyang inendorso ni House Speaker Lord Alan Velasco. Si Daniel Manalastas sa detalye, Rise and Shine, Daniel. Personal, ipinaabot ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na incoming Pampanga Representative Dean ang kanyang pagsuporta kay House Majority Leader Martin Romualdez para maging susunod na House Speaker. Nagkita ang dalawa sa isang restaurant sa San Juan City at napag-usapan ang mga kakaharaping hamon ng Kongreso at ng buong bansa sa kabuuan sa mga susunod na taon. Ayon kay Romualdez, malaking bagay ang pagsuportang ito ni Arroyo. Bukod kay Arroyo, inendorso na rin ni House Speaker Lord Alan Velasco si Romualdez para maging susunod na leader ng mababang kapulungan. Nagpulong naman ang dalawa sa Taguig kasama ang ilan pang kongresista, kagaya ni na Partylist Foundation Coalition President Zaldico, Senior Deputy Majority Leader Boying Remulla, Ako Bicol Representative Alfredo Garbin at dating Congressman Miro Kimbo. Ayon kay Velasco, naniniwala siya na ang paghalal kay Romualdez bilang susunod na speaker ay masisiguro na ang legislative agenda ng susunod na administrasyon ay makukumpleto. Nagpasalamat din si Velasco kay Romualdez sa pagtulong nito sa patapos ng 18th Congress bilang House Majority Leader. Nagpasalamat naman si Romualdez sa suportang nakuha kay Velasco. Ayon kay Garbin, naging maayos naman ang transition ng dalawa at tingin niya hindi lang sa 19th Congress maumuno si Romualdez. Hindi lang in-endorse Speaker Love once Majo to succeed in the 19th Congress and even beyond, kasi we're expecting that Majority Leader Romualdez will serve not only in the 19th Congress but even in the 20th Congress as Speaker. Dahil sa dami ng sumusuporta kay Romualdez, nakikita ni Garbin na super majority din ang bubuin ng mayorya sa 19th Congress. At kabilang daw sa posibleng prioridad ng susunod na liderato ay ang 2023 budget, pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at usapin ng enerhiya. Bukod dito, napag-usapan din ng dalawang leader ng Kamara ang nakatakdang canvassing ng Kongreso ng mga boto para sa presidente at vice-presidente. At May 27 anya ang target na matapos ang canvassing ng mga boto. Ready na yung House, especially that we have a newly renovated plenary and you will see on Monday. Para naman sa mga nasa oposisyon, ipagpapatuloy lang nila ang kanilang pagbibigay opinyon at pagrehistro ng posisyon sa iba't ibang usapin at umaasa sila na magiging bukas ang mayorya. Lalong-lalo na dahil nasa oposisyon kami, it matters na marinig, no, ng ating mga kababayan kung ano ang mahalaga, no, na dapat pag-usapan or napapanahon na dapat pag-usapan at kung ano ang pagtindig ng mga progresibo sa mga usapin sa ating mga isyung pambayan. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.